Hello, sound check. Hari Roque, Hari Roque, Hari Roque, Hari Roque, Hari Roque. Ah, toki ang ating pampato, kailangan natin siya sa Senado. Hari Roque ang kakampi mo, Hari Roque lahat tayo. Hari Roque, Hari Roque, Hari Roque sa Senado. Hari Roque ang kakampi mo. Ah, siya ang aking senador kasi masipag siya. Si tatay di kong lubos ang tiwala sa kanya. Kung usapang kaayusan di malabo na, maiangat ang atas sa Pinas, totoo siya. Si Hari Roque, maaasahan yan. Si Hari Roque, mahal ang bayan yan. Si Hari Roque, sa akin ay number one. Si Hari Roque, ang ating action man. Merong prinsipyo di mabibili, mahal ang Pilipino. Siya ang ating boses pagdating po sa Senado. Di papayag merong Pinoy na inaapi. Si Hari Roque at the best at ating kakampi. Pag nasa tama ka, ipaglalaban ka. Sa paghulat, sabay-sabay lahat kasama siya. Kapit bisig sama-sama, Hari Roque sa Senado. Kakampi na may hirap at susi ng pagbabago. Hari Roque ang ating pambato, kailangan natin siya sa Senado. Hari Roque ang kakampi mo, Hari Roque lahat tayo. Roque ang ating pambato, kailangan natin siya sa Senado. Hari Roque ang kakampi mo, Hari Roque, hindi niya tayo iniwanan. Kasama nating lumaban, hinarap ang pandemya. Subok siya sa akin likod, isang taong merong bala sakit at pagmamahal. Sa mahal niya Pilipinas, tataya niya ang dangat. Naas noong Pinoy, yaan si Hari Roque ang magtutuloy ng progresong Duterte. Mga bata matanda, merong ipinawala sa lubungin ng bagong umaga na kasama siya. Kasi si Hari Roque ay katropa mo, mantay ang pagtingin at makamasa to. Gabay sa kaayusan ng ating pamahalaan, misyon niya maging maayos tayo't mapaglikuran. Edukasyon pakabuhayan, programa na pampamilya, mas malalawigin niya lalo na ang medisina. Servisyo Roque para sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nagkaisa sa isang tinig, Hari Roque ang sigaw. Hari Roque ang Hari Roque, Hari Roque, Hari Roque, Hari Roque sa Senado. Hari Roque lahat tayo. Hari Roque, Hari Roque, Hari Roque, Hari Roque, Hari Roque. Pag sinabi kong Hari, sabihin nyo Roque, Hari. Hari, pag sinabi kong Roque, sabihin nyo Hari, Roque. Roque, Hari Roque sa Senado. Palakpakan ang mga Pilipina rina. Para kay Senator Hari Roque. Salamat po. You know, the Philippines' ultimate multimedia star, Tony Gonzaga Soriano. Magandang hapon, Philippine Arena! Formal ko po kayong wina-welcome sa Uniteam BBM-Sara Proclamation Rally 2022! Ang lahat ng nakisa at dumayo dito sa Bulacan mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mula Luzon! Philippine Arena, ang pinakamamahal nating
Facebook page. Hindi nyo lamang hashtag Uniteam BBM at i-share nyo po yan sa ating live stream ngayon din. Siyempre, ngayong hapon, makakasama din po natin ang buong senatorial lineup ng BBM Sara! Palakpakan po muli natin ang ating mga pambato sa Senado! Hindi na po natin patatagalin pa! Handa na ba kayo, Philippine Arena? First up, siya po ay isang four-term senator at dating DICT Secretary KKK ang kanyang ipinaglalaban. Kabuhayan, kalusugan at kaligayahan ang sigaw niya, hashtag magtulungan. Kaya naman bagay na bagay siya sa Uniteam na pagkakaisa ang ipinaglalaban. G na G po tayo, number 33, Senator Gringo Honasan! Ibota si Gringo para Senador! Ibota si Gringo para Senador! On behalf of the good Senator na hindi po makakapunta ngayong araw, kasama po natin ang kanyang may bahay para maghatid ng mensahe. Kasama po natin Mrs. Jane Umali Honasan. Huwag mong kakalimutan, hashtag magtulungan number 33, Gringo Honasan. Dumating na po ang pinakahihintay nating lahat. Sabay-sabay natin salubungin ang pagdating ng ating susunod na Vice Presidente, Sara Duterte! Para sa layuning pagbabago, lahat ay handa na sumama. Malakas ang sipata para kay Manon
excited kayong lahat. Okay, okay. Nakahinga na ba kayong lahat? O, kalma muna tayong lahat. Gusto niyo na ba silang marinig na magsalita? Ayan. Paiinitin muna natin ang ating Philippine Arena, alright? Dahil nag-landing na ang Agila ng Davao at dumating na rin ang Tigre ng Norte BBM, didiretsuhin na natin ang ating senatorial lineup. Ang susunod nating pambato sa Senado, siya ang naging pinakabatang Secretary of National Defense ng ating bansa sa edad na 43 years old. Isang respetadong abogado at dating three-term congressman sa unang distrito ng Tarlac pagdating sa galing at talino, number 57, Gilbert Gibo Chadoro! Magandang hapon at mayuning hapon po sa inyong lahat. Sa ating pong siguradong susunod na Pangulo, Apo BBM Bongbong Marcos. At ang susunod na Vice Presidente, Mayor Inday Sara Duterte. Sa mga kasamahan natin na tumatakbo, na sumusuporta po sa kanila bilang senador at sa inyo pong lahat, isang mayuning hapon sa inyong lahat. Ito po sa aking palagay ay hindi proclamation rally, kung hindi paglalayag. Pag-uumpisa ng isang paglalakbay. Paglalakbay patungo sa mabilis na pananagot ng mga pangangailangan na ating bansa sa kalusugan, sa pagkakapacitate ng local government units, sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan, sa pag-aasikaso ng energy situation natin, sa pagpapatibay po ng katatagan ng ating kapulisan at ng sandatahang lakas ng Pilipinas, pagbibigay ayuda po at karagdagang tulong sa ating magsasaka, while at the same time, nag-i-ensure po tayo ng nutritious at affordable food sa ating mga kababayan. Ganun din po dahil 80% ng ating bansa ay karagatan sa pagtitibay po ng ating mga mangingisda, seafarer, shipbuilders at mga kaoportunidad na katulad nito. Ang pagpapatibay at pagpapatuloy ng physical and digital infrastructure. Yan lang po ang konti sa mga programa. Hindi po programa ni Gibo, hindi po programa ng isa sa amin, kung hindi programa ng BBM, Sara, Uniteam, nakasama kayong lahat. Hindi po kaya ni President BBM na mag-isa. Hindi po kaya ni Vice President Sara Duterte na mag-isa. Kung hindi po lahat tayo, isa-isa po kami, isa-isa po kayo. Parang building yan, pag inalisan mo ng isang palapag, hindi po matibay. Kaya po, tayo ay sumuporta sa grupo na forward-looking, grupo na tumitingin sa kinabukasan, at grupo na positibo ang nilalabas ng mga programa. Walang ibang grupo po na ganyan ang pakay kung hindi ang BBM Sara Uniteam. Hindi po ba? At nabanggit po kanina, hindi ko po pwede palampasin na ako po ay ginawang Secretary of National Defense sa edad na 43 anyos at nandito po
ang kinautangan ko ng loob na nagnombra sa inyong abang lingkod bilang Secretary of National Defense, si former President Gloria Macabagal Arroyo. Thank you very much, ma'am. Hindi na po ako magpapakahaba pa. Para trabaho na tayo, isa na lang po. Ang sigaw ko noong 2010 na sinabayan po ninyo ako ay sulong. Kaya at sabayan niyo po ako ngayon, sulong President BBM! Sulong Vice President Mayor Inday Sara Duterte! Sulong BBM Sara Uniteam! At siyempre naman po, sulong Gibo! Huwag niyo pong kakalimutan, Gibo Chodoro, 57 anyos, number 57. Mayuning hapon po sa kanilang lahat. Muli, number 57, Gilbert Gibo Chodoro, number 57 sa balota. Ang ating susunod, panalong-panalo sa ating susunod na senatorial para sa kanya, mahalagang makagawa ng mas maraming batas para sa mga estudyante at guro. Gaya na lamang ng naipasa niyang RA 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Law. Siya po ay dating congressman at hindi na rin bago sa Senado. Win tayong lahat kay number 30, Senator Win Gatchalian! Senator Win, lahat ay win na win, tayo ay win na win. Magandang gabi, Pampanga! Magandang gabi, Bulacan! At higit sa lahat, magandang gabi, Valenzuela! Alam niyo mga kasama, dito po sa lugar na ito, natuto po ako magtrabaho. Ako po ay tubong Valenzuela. Dito po ako lumaki, umikot sa Bulacan, sa Pampanga. Natuto po magtrabaho sa aming family business. Ang unang trabaho ko po ay buy and sell. Dahil uso po dito sa Bulacan, bumibili at nagbebenta ng lupa. Dito rin po ako natuto sa lugar na ito, maging isang lingkod bayan. Nag-umpisa po ako bilang mayor ng Valenzuela City, tapos naging congressman ng nasabing lugar. Pero dito rin po ako natuto na pagdating sa paglilingkod, napakahalaga ang integridad. Inumpisahan doon namin ang pamumuno sa Valenzuela, labanan ng korupsyon. At yan rin po ang dala-dala ko sa Senado at hindi po tayo papayag sa katiwalian. Sa Valenzuela, inumpisahan rin po namin ang kauna-unahang libreng matrikula sa kolehiyo. Sa lungsod ng Valenzuela, wala hong binabayaran na tuition fee. Dahil naniniwala po kami, dapat lahat ay mabibigyan ng oportunidad makapagtapos ng kolehiyo. Ang hindi ko lang naumpisahan dito sa lugar na ito ay mag-asawa. Pero mga kasama, dahil po sa karanasan ho natin sa lungsod ng Valenzuela, ang libre matrikula ho ngayon ay pinapatupad na sa buong Pilipinas. Halos 2 milyon na mga estudyante ang nakikinabang ho dito sa batas na ito. At higit sa lahat, 2 milyon ng estudyante ang natutupad ang kanilang pangarap na makakuha ng college diploma. Mga kasama, mga kaibigan, Pampanga, Bulacan, Valenzuela, ako po ay muling lumalapit po sa inyo. Humihingi po ako ng isa pang pagkakataon na pagkilingkuran ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Hindi pa po tapos ang ating trabaho. Tayo po ay pinalugmok ng pandemya. Tayo po ay pinadapa ng pandemya. At ang aking advokasya, babangon muli ang sektor ng edukasyon at muling isusulong natin ang kapanganan ng bawat isa
at karapatan ng bawat isa sa isang dekalidad na edukasyon. Muli mga kasama, ako po'y humingi ng sabang pagkakataon na paglingkuran kayong lahat. At bilang panghuli, ako po'y nagpapasalamat sa Uniteam, sa pangunguna po ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand BBM Marcos, at ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Maraming salamat sa inyong pagtanggap po sa akin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Number 30, Senator Win Gatchalian. Sa lahat po ng kasama natin dito sa Philippine Arena, maraming salamat po sa inyong pagsunod sa IATF protocols. Bago po tayo magpatuloy, nais po muna naming ipaalala sa lahat, maaari po bang umupo tayo sa ating assigned seats para patuloy po nating masundan ang IATF protocols. Alright? Maraming salamat po. Tuloy-tuloy tayo. Pagdating sa trabaho, subok na ang ating susunod na kandidato, ang pinakabatang naging Senate Majority Leader sa edad na 39. Siya ang nakapagpapasa ng mahigit 20 batas habang siya ay nasa Kongreso at Senado. Kabilang na dito ang Bangsamoro Organic Law at Renewable Energy Act of 2008. Napakasipag at disiplinado dahil likas yan sa mga atletang gaya ng ating trabahador sa Senado. Number 64, Senator Migs Zubiri! Bisyong sigurado, trabahador ng Senado. Subiri, boom, boom, boom. Maraming salamat kay Ma'am Tony. Unang-una, gusto ko pong batiin at pasalamatin walang iba kundi ang aking Tito Bongbong and Ma'am Inday Sara sa pag-imbita sa akin sa inyong Unity Team. Baka nagtataka po kayo, bakit ko tinatawag na Tito Bongbong? Si Sir Bongbong Marcos is because grade school pa lang ako, magkaibigan na po ang aming pamilya. Nakita niya na po ako naka-short pants sa aming tahanan. Kaya unang-una, nagpapasalamat po ako sa kanila dahil alam mo, nagustuhan ko po ang layunin ng Uniteam. Diba? Tigil na po natin ang awa-away. Tigil na po natin ang bangayan. Kailangan po magkaisa na tayo mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao! Meron ba taga Mindanao dito? May nakita ko kanina mga taga Mindanao. Siyempre kasama po namin ni Ma'am Inday Sara. Alam nyo mga kapatid, unang-una sa 20 taon natin bilang mambabatas, kongresista at senador, marami po tayo na ipasa ng mga batas na siguro po naramdaman na po ninyo. Katulad ng pinasa po natin, na mga yung ating bayanihan to na nagamit po natin itong pandemya at nakatulong sa napakaraming tao bilang ayuda po sa mga nahihirap nung panahon ng COVID-19. Yung Ease of Doing Business Anti-Red Tape Act at pagtalaga ng ARTA or Anti-Red Tape Authority para matigil na po ang korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, tayo po ang nag-akda nun. At itinulak din po natin yung Good Manners and Right Conduct Anti-Hazing Act para sa pangalagaan natin ang kanyabukasan ng ating mga kabataan. At alam nyo po mga kapatid, ako po ay isang believer in the cooperative movement, kaya ako pong author ng ating bagong cooperative code at pagtitibay ng ating Cooperative Development Authority. Nandyan din po ang aking pangako noong panahon ng kampanya na magkaroon po dapat ang ating mga mangunguma, yung ating farmers ng libreng irigasyon, at yan po'y nangyari sa panahon po ng ating administration. At kasama na po dyan ang iba't ibang mga batas para sa mga kabataan, para sa magsasaka, lalo-lalo na sa pagtutol ko po sa sobrang importasyon
na mga produktong agrikultura galing sa ibang bansa. Dapat tulungan natin ang ating sariling mga produkto. Dapat talakayin natin ang ating mga sariling produkto. Mga kababayan, marami siguro sa inyong nagtataka, ano pa ba ang may dadala po ni Migsubiri sa Senado para sa inyo? Mga kapatid, batas na may trabaho. Itutuloy po natin ang Bayanihan 3 para magkaroon po ng ayuda muli at tulong sa iba't ibang industriya na natamaan ng COVID-19, katulad ng turismo, micro, small, medium enterprises at iba't iba pang mga industriya na medyo bugbog itong pandemya. At itutulak din po natin ang paggagawa ng specialty hospitals. Di ba po, kulang na kulang po tayo ng heart center, kulang na kulang po tayo ng kidney center, cancer center, lahat ay nandito po sa Metro Manila. Ang plano ko po, gagawin natin regional specialty hospitals para may heart center sa Northern Luzon, merong heart center sa Central Visayas at sa Mindanao, at hindi na po kayo kailangan lumuwas pa sa Maynila. At mga kababayan, itutulak po natin ang Department of Disaster Resilience. Alam ko matutuwa ito si dating Defense Secretary Gilbert Chiodoro, kasi matagal po natin itong pangarap. Sa dami pong mga kalamidad na tumatama sa Pilipinas, kailangan po natin ng isang departamento na tututok sa rehabilitasyon, training, and reconstruction nitong mga natamaan ng mga bagyo at kalamidad. So mga kapatid, hindi ko na ito pahahabain pa. Si Migsubiri po, 20 years na may karanasan, wala po tayong issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Itutuloy po natin ang mga batas na may trabaho galing sa inyong trabador sa Senado. Mabuhay po kayong lahat! Migsubiri po, number 64 sa Balota. Muli, number 64, Senator Migsubiri. Sa kanyang termino bilang mayor ng Quezon City, kung kailan siya ay naging presidente ng League of Cities of the Philippines, ay napabilang ang kanyang lungsod sa most competitive, highly urbanized city sa buong bansa. Kaya naman, bistek tayo sa Senado number 8, Herbert Bistek Bautista! Tony, marami siya. Palakpakan po natin, Tony Gonzaga. Hello. Una po sa lahat, Madam President Gloria Macapagal Arroyo, palakpakan po natin, ma'am. Nandyan din po si Majority Floor Leader Martin Romualdez. Andyan din yung aking insan, Senator Bong Revilla. Andyan din po, siyempre, hindi natin pwedeng hindi banggitin si Manang Lisa Marcos. Palakpakan po natin at ang kanyang pamilya. Palakpakan po natin. Sa, ma'am. At siyempre po, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ang susunod na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Sara Duterte. At ang ating po mga kasamang mga senador. Alam niyo po, ako po ay nagsimula noong 1985 bilang kabataang barangay sa aming pong barangay sa Cubao, Quezon City. Naging presidente noong 1985 at naging kunsyal noong 1989. Naging kunsyal muli noong 1992. Naging vice mayor noong 1995 hanggang 2010 at naging mayor po hanggang 2019. More than 30 years of experience ang pwede po nating ialok. Kanina po binanggit ni Ma'am Jane Honasan, maraming salamat po. Pagdating ko po dito, sinabi niya sa akin, Mayor Herbert, maraming salamat kasi yung aking kasambahay ay isa sa mga beneficiary ng Bistek Bill ng mga pabahay mo sa Quezon City. Maraming maraming salamat po, Ma'am Jane. At yun po, ang dadalin din po natin, housing
for all ay ibibigay po natin para yung private sector at saka yung government, pag nagsanib, mas maraming pabahay ang pwedeng maitulong sa mga kababayan po natin. Katulad ng pagkasama ko si Mayor Inday sa pag-ikot-ikot, lagi niyang sinasabi na kailangan mag-attract tayo ng mga negosyante dito sa Pilipinas. Totoo po yun. Because before 2019, ang Pilipinas po ay middle income country. Hindi na po tayo yung nasa ibaba, hindi pa rin naman tayo nasa taas, pero tayo po ay nasa middle, nasa kalagitnaan. Ngunit, nung tumama po ang pandemic po sa atin, ay bigla po tayo, ang buong mundo ay tinamaan ng pandemya, kaya bumagsak ang ekonomiya natin. Pero sa pagsasama-sama po ng lahat ng Uniteam, sa panguna ng ating pong Presidente Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, at ang mga senador na magkakasama po ngayon dito, makikita po ninyo sa loob ng maikling panahon, tayo po ay makakabalik sa pre-pandemic level, yung tinatawag nating middle income economy. Palakpakan po natin ang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte. Nakalimutan kong banggitin ang ating campaign manager, chairman, MMDA, Benhar Abalos. Palakpakan po natin. Nandiyan din po si Senator Francis Tolentino. Palakpakan po natin. Nandito rin po, bibigay pugay din po ako sa ating pong Vice Governor ng Bulacan, Willie Alvarado. At ang mga mayors po ng Bulacan na nandito po ngayon, nagpapasalamat po kami sa inyong mainit na pagtanggap. Nandito rin po kasama natin ang iba't ibang mga congressman, governors, mayors ng iba't ibang lalawigan at lugar dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Tatapusin ko na po, 45 seconds na lang ang sabi sa akin ni Jinggoy. Dahil ako ang magsasalita, imbis sa 10 minutes, 5 minutes lang ang binigay sa akin. Palakpakan po natin, Jinggoy Estrada. Nakita nyo naman, nakamas pa yan pero poging-pogi na. At hindi naman papayag ang kanyang best friend na si Kuya Bong Revilla. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay bigyan nyo po ako ng pagkakataon na magsilbi sa mga kababayan natin. Hindi lamang po sa Quezon City, hindi lamang po sa Metro Manila, kundi sa kabuuan po ng ating kapuluan, sa buong bansa po. At ito lamang po ay mangyayari sa pagkakaisa natin. Mahalin natin ang Pilipinas, sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po! Maraming salamat, number 8, Herbert Bistek Bautista. Gusto niyo po bang magpatuloy pa ang ating programa? Meron lamang po kaming munting pakiusap sa lahat po sa atin na nandito sa Philippine Arena. To comply sa strict protocols ng IATF, maaari po ba na lahat tayo ay umupo? At patuloy po nating sundin ang social distancing. Bibigyan po namin ng 5 minuto ang ating mga kababayan para po mag-settle sa inyong mga upuan. Maraming salamat po sa mga nakaupo na. Sa lahat po ng nakatayo pa, ayan. At i-practice rin po natin ang social distancing para po magpatuloy ang ating programa. Lahat po ng nandito sa gitna, maaari po ba na mag-practice tayo ng social distancing? Maraming salamat po. Ayan. Magbigay po tayo ng distansya sa bawat isa bilang pagsunod at pagtugon sa protocols ng IATF. Maraming salamat po sa mga kaibigan po nating nasa likod. Maaari po ba tayo mag-practice ng social distancing para po magpatuloy ang ating programa? Alright! Ang ating susunod, siya po ang ating tagapagsalita
ang magbibigay ng boses sa mamamayan, nagsilbing spokesperson ng ating Pangulong Rodrigo Duterte at kabilang rin sa nag-sponsor ng ating Balik Trabaho at Universal Health Coverage Bill. Action man sa Senado, ang spokes ng bayan, number 54, Secretary Harry Roque! Thank you, Tony. Ngayon ko lang nalaman, mas mahirap pala magsayaw kesa magtalumpati. Ganun pa man, kung nagustuhan nyo yung sayaw ko kanina sa meeting de avance, pagpatapos na ang kampanya, gigiling-giling naman ako. Unang-una, bumabati po ako sa susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, Apo Bongbong Marcos. Bumabati rin po ako sa susunod na vice presidente ng Republika ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. At sa lahat ng aking mga kasama sa Uniteam, Vote Straight Uniteam. Bago ako magpatuloy, nais ko magpasalamat sa inyong lahat. Dahil ang presensya niyo ngayon dito sa Philippine Arena ay nagpapahiwatig na gaya ko, nais natin ang pagkakaisa dahil kung walang pagkakaisa, hindi tayo makakabangon sa pandemya ng COVID-19. Congratulations to all of you. Nagpapasalamat din po ako dahil sa kalagitnaan ng pandemya, kasama namin kayo ni Pangulo Duterte na labanan ng COVID-19 at ngayon po dahil sa inyong mask, hugas, iwas at bakuna, matatalo na po natin si COVID-19. Nagpapasalamat po ako kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya po ang nagsimula ng tunay na pagbabago na ipagpapatuloy ng Uniteam. Mayor, kung nanonood ka, sana po sana kasama namin kayo ngayon. Pero maski hindi po namin kayo kasama, ang pangako po namin ng inyong anak, Inday Sara, ng inyong tatlong kabinete na kabahagi ng Uniteam, ng inyong Deputy Speaker sa House, ang inyong Majority Floor Speaker sa Senate, ang inyong naisa na maging Presidente, Gipo Teodoro, pagpapatuloy po namin ang pagbabago sa lipunan ng Pilipinas. Mayor, hindi po namin kayo bibiguin. Pagpapatuloy po namin ang pagtaguyod ng kalusugan. Yung PhilHealth na yan, kung hindi titigil ang mga kuragot, bubuwagin at papalitan ng National Health Service. Hindi po kami papayag na merong magugutom pa sa Pilipinas. Isusulong po natin sa 6 na taon, matigil na ang kagutuman sa Pilipinas. At isusulong din po natin ang karapatan na malinis at ligtas na inuming patubig sa buong bansang Pilipinas. At sa lahat ng biktima ng karahasan, gaya ng aking mga biktima, mga kliyente sa Maguindanao Massacre, si Jennifer Laude, gagawin po natin ang lahat para mapabilis ang paglilitis para makatanggap ng danyos ang lahat ng biktima ng patayan. Pero dahil konti na lang po ang aking natitirang oras, hayaan nyo na magpasalamat din ako sa mga miyembro ng 2nd Division ng COMELEC sa pagbabasura sa petition for DQ ni Bongbong Marcos. Nagpapasalamat din po ako doon sa 2 commissioner na sangayon sa 1 retiradong commissioner ay bumoto para ipasura rin ang DQ ni Bongbong Marcos. At sa mga kalaban ng Uniteam, isa lang po ang aking pakiusap. Sa isang demokrasya, taong bayan ang maghuhusga kung sino ang magiging presidente, hindi COMELEC commissioner.
hayaan po nating magdesisyon ang taong bayan dahil yan po ay karapatan at pribilehiyo ng bawat Pilipino. Muli po, maraming salamat sa inyong suporta at huwag niyo po kakalimutan, straight Uniteam pagdating ng Mayo. Inday Sara Duterte, Vice President. Apo Bongbong Marcos, Presidente. At ito po ang inyong abang lingkod, ang naging tagapagsalita kay Presidente. Ngayon po ang inyong action man sa Senado, Harry Roque po. Magandang araw sa inyong lahat. Number 54, Secretary Harry Roque. Bago po tayo magpatuloy, nais po nating i-acknowledge ang presensya ng ating former President, Gloria Macapagal Arroyo. Kasama po natin. Magandang hapon po. Kompletos rekados talaga ang senatorial slate ng Uniteam BBM-Sara. Mula sa trabaho, energy, digital infrastructure, edukasyon, lahat pa ng kailangan nating ibangon mula sa pandemyang ito. Sagot na natin ang magigiting na pambato sa Senado. Kaya naman, kailangan na kailangan po makumpleto natin silang lahat. Dahil ang laging sinasabi ni Apo BBM, sama-sama tayong... Yes! Nagbalik na ang mga na-miss nating caravan at unity rides. Sino po rito ang mga nakasama sa caravan at unity rides? Ngayon po, naumpisa na ng kampanya. Mabuti-buti na rin po ang ating alert level. At dahil sumusunod po tayo sa protocols ng social distancing, siguro ay malapit na po tayong muling magkita-kita sa isang mega caravan na magdadala muli ng dagat ng red and green! Kaya't habang wala pa, tugtugang Unity Ride muna tayo kasama ang bandang lagi nating naririnig kapag may mga video ang ating caravans. Mga kababayan, palakpakan po nating lahat. Please welcome Plethora! Sama-sama tayong bumbong muli! Mga kababayan, mag-ingay! Hey! Ito mo una na kakantahin na inaalay po namin para sa susunod po na Vice Presidente ng Bansang Pilipinas, Inday Sara Duterte! Mga kababayan, bago namin simulan, pwede ba nating sama-samang isigaw ang kanyang pangalan? Pwede po ba? 1, 2, 1, 2! Sama-sama kay Inday Sara, sama-sama kay Inday Sara, sama-sama kay Inday Sara, ikaw ang Vice President ko. Sana po nakuha nating lahat. Yun nandito sa aming kaliwa. Ready na ba kayo? Here we go! In 1, 2, everybody! Sama-sama kay Inday Sara, kay Inday Sara, come on! Sama-sama kay Inday Sara, ikaw ang say! Oh, man! Yun dito sa gitna, are you ready? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 6! Sama-sama kay Inday Sara, say! Sama-sama kay Inday Sara, ikaw ang singer!
sama kay Inday Sara, ikaw ang sing!
lumipas ng magdama. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Bumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. Mga kababayan, kayo naman! May ba? Masyado tayong nadala at talagang nabuhay ang ating pagmamahal sa Pilipinas. Maaari po ba sundin po muli natin ang IATF protocols? Alright. Upuan tayo muli. Okay. Ayan. Balik uli. Children, go to your seats. Come on. Magagalit na yung principal. Children, come on. Upo na yan. Okay. Ayan, maraming salamat para magtuloy-tuloy ang ating programa. Social distancing at sundin natin ang IATF protocols. Bago po natin tawagin ang ating susunod na kandidato, alam niyo po bang hindi lang dito sa Philippine Arena dumadagungdong ang suporta ng sambayan ng Pilipino dahil sa sobrang dami niyong lahat? Umaapaw hanggang labas! Maraming salamat sa inyong lahat dyan! Wala kasi silang ticket, naubusan na. Pero gusto nilang makisaya sa ating programa. Maraming salamat. Diretso na po tayo. Ang susunod nating senatoriable, markadong-markado sa akin. Malapit po sa puso namin ito. Kaibigan namin at talagang masasabi namin, isa sa pinakamagandang katangian niya ay napaka-mapagkumbaba. Hindi nagsasalita,
pero sumisigaw ang gawa. Hindi alam ng marami na naging pambabatas na po ang ating susunod na kandidato. Dating congressman na marami nang ginawa para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Lalo pa natin siyang nakita ang husay at galing nang naging secretary siya ng Public Works and Highways, kung saan bumulusok ang infrastruktura, trabaho at kabuhayan. Yan ang ipinagmamalaki ng ating number 62 sa balota. Palakpakan nating lahat, Sec. Mark Villar! Mark Kabuhayan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa akin at sa lahat po ng ating mga kaibigan sa Mindanao, Visayas, Luzon at marami din tayong mga kaibigan dito. Natutuwa po ako at nakikita ko na tayo nagkakaisa para sa ating susunod na Pangulo, President Bongbong BBM Marcos. At ang ating susunod na Vice Presidente, Inday, Mayor Inday Sara Duterte. At siyempre, ang aking mga idol, ang mga kasama kong idol ngayon, mga magagaling, mga matatalino. Kaya napakalaking karangalan po para sa akin na maging bahagi po ng Uniteam. Lahat po ng senador, palakpakan po natin silang lahat. Bilib na bilib ako sa kanila. Pasensya na po, wala naman po akong speech. Pero gusto ko lang ikwento sa iyo ang mga naranasan ko na experience ko bilang secretary ng DPWH. Alam niyo po, nung sinumula namin ang build ni President Duterte, napakaraming problema. Nakita namin yung mga infrastruktura, marami pong hindi pa tapos, marami pang mga kalsada na hindi pa malinaw yung alignment. Nung nakita ko yung problema at maliit lang ang budget dati na nakalaan para sa infrastruktura. At nung nakita ko yung problema, na-realize ko kaagad na kung ako lang, kung si Mark Villar lang, hindi ko kakayanin. Kaya kinuusap ko po lahat ng mga departments, lahat ng mga agencies na kasama sa build program. Dahil alam ko naman na kung ako lang, hindi ko kakayanin, kailangan ko ng tulong ng lahat. Kaya masasabi ko talaga, kung gusto natin ipagpatuloy ang build program, kailangan natin magkaisa. At kaya napakaganda ng mensahe ng ating Pangulo, ang susunod na Pangulo, BBM, napakaganda ng mensahe niya na kailangan natin magkaisa. May napanood akong interview at sinabi niya, tinanong siya kung anong tingin niya sa ibang kandidato. Ang sabi niya, ayaw niyang awayin yung mga ibang kandidato dahil kailangan din natin ang tulong nila kung tayo magiging matagumpay. Kaya para sa Uniteam, napakaganda ng mensahe nila na ito ng panahon para tayo ay magkaisa. Huwag na tayo makipag-away sa isa't isa. Tayo ay isang bansa. Nakikita ko ang buong Luzon, Visayas, Mindanao, narinig ko ang boses ng taong bayan at ang sigaw nila ay para kay BBM at Inday Sara. At ako po, para sa akin po, tinanong po ako dati sa aking mga interviews, ba't ko tinanggap ang trabaho, ba't po ako naging secretary kung tutusin di ko naman kailangan. Pero ito yung ginagawa po natin ngayon, hindi naman para sa atin, para sa ating mga anak, para sa susunod na generation. Yung build, lahat po ng mga programa na nasisimulan ni President Duterte, kailangan po natin ng mga leaders, na yung mga unifying leaders katulad ni BBM at ni Inday Sara Duterte. Kaya para sa akin, sa Mayo, ipaglalaban ko po si Inday Sara Duterte, ipaglalaban ko po
si Bongbong Marcos dahil naniniwala po ako na pag tayo nakaisa at pag sila po ay naging presidente, vice-presidente, ngingiti po ang langit sa ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Uniteam. Mabuhay ang susunod nating vice-presidente, si Inday Sara Duterte. Mabuhay po ang ating susunod na presidente, Bongbong Marcos. At mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ka, number 62 sa balota, Sir Mark Villar! May nakikita po ako dun sa likod na yon. Mukhang masyado na ang bonding. Pwede po bang maghiwa-hiwalay muna? Alam kong nagmamahalan tayong lahat. Pero pwede po ba? Social distancing naman dyan. Okay. Para tuloy-tuloy po ang ating programa. At gayon na rin po, nang nandito sa gitna, alam ko pong talagang close na close ang bawat isa sa inyo, talaga nagmamahalan. Pero pwede po ba? Hiwa-hiwalay muna para sa ating IATF protocols. Para magtuloy-tuloy po. Alright! Ang ating susunod na kandidato ay isang abogado. Hindi lang abogado, kundi isang matapang, may paninindigan, at walang inurong ang abogado. Isang tunay na taga-suporta ni Apo BBM at pamilyang Marcos. Sino pa nga ba? Ang galit na galit sa mga hindi matatalino! Number 29 sa balota, Attorney Larry Gado! Thank you, Tony. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako ay nagpapasalamat na kayo ay naririto upang suportahan ang BBM Sara Uniteam. Sampo ng aking mga kasama sa Senado. Nagpapasalamat din ako na nandito ang aking boss, si President Gloria Macapagal Arroyo. Ma'am, maraming salamat. Nahaharap ang ating bansa sa matinding krisis. Dahil dito sa pandemya, milyong Pilipino ang nawala ng trabaho. Daang libo rin ang mga OFW na pinauwi na naghahanap din ng hanap buhay. Ano ang gagawin natin? Kailangan maglikha tayo ng trabaho. Trabaho. At ang paglilikha niyan, kailangan magkaroon tayo ng micro-industrialization. Ang aking isusulong sa Senado kapag ka ako ay naihalal sa pamamagitan ng inyong tulong, ako ay maghihikayat, gagawa ako ng batas na maghihikayat sa mga negosyante na magtayo ng mga maliliit na pabrika sa mga bayan-bayan upang ang ating mga kapwa Pilipino ay hindi na kailangan pa ng mga ibang bansa at upang mabigyan natin sila ng permanenteng trabaho, hindi yung endo ng endo. Yan ang aking gagawin. Ang pangalawang aking panukala, marami akong panukala, pero gusto ko magkaroon tayo ng infrastruktura na talagang makakalutas ng ating taon-taon na suliranin ang matinding pagbaha. Ano ang gagawin natin dyan? Kailangan magpatayo tayo ng mga bagong water catchment system, yung mga dams. Kasi ang nangyari, pagkatapos umalis ni Presidente Marcos, wala nang naging proyekto para sa pag-iimbak ng tubig. Pagkatag-ulan, matindi ang baha na inaabot natin. Nakakamatay ng tao, nakakasira ng bahay, nakakasira ng kabuhayan. Kapag tayo ay mayroong water catchment system, mababawasan natin ang problema sa pagbaha. Dahil ang tubig na dumadaloy sa bundok ay mapupunta sa mga dam. At pagkat tag-init,
tayo ay nakakaranas ng matinding kulang pagkukulang sa tubig. Kapag ka meron tayong mga bagong dam, hindi na magiging problema ang inumin at ang tubig na ginagamit sa mga bahay-bahay. At ang matindi pa noon, ang kagandahan, pwede itong maging bagong source ng energy. Yung mga turbines, magkakaroon tayo ng murang kuryente na manggagaling sa mga bagong water catchment system. Yan ang aking mga panukala na gagawin. Marami pa akong panukala. Yan ay mapapanood nyo sa aking Facebook, Attorney Larry Gadon at Attorney Larry Gadon 2022. At isang malaking karangalan na ako ay mapabilang sa mga sikat, mga batikan at magagaling na mga senador. Si Attorney Larry Gadon, isang pribado na tao. Hindi ako government official. Hindi ako artista. Hindi rin ako boxing champion. Hindi ako anak ng mga politiko. Pero naririto ako. Maraming maraming salamat, BBM at Inday Sara, sa inyo paghihirang sa akin na maging membro ng BBM Sara Uniteam! At makikita ninyo, wala akong mga higante, wala akong higanting billboards, wala akong nagkalat na poster, wala akong advertisement sa radyo at sa TV. Dahil ang aking adhikain, ang aking advertisement ay nandyan sa inyo mga puso. Nandyan sa inyo mga puso sapagkat ako ang number one na Marcos loyalist. Ako ang unang tagapagtanggol ng mga Marcoses, lalo na ni BBM. At ngayon, ako ay magiging tagapagtanggol ng BBM Sara Uniteam. BBM, Bongbong Sara, Bongbong Sara. Ang sabi ni BBM, sama-sama tayong babangon muli. Ang sabi ko naman, sa pagbangon, may solusyon. Si Larry Gadon! Maraming maraming salamat! 29 Shabalola! Attorney Larry Gadon! Bago po tayo magpatuloy muli, sundin po natin ang IATF protocols. Maraming salamat po at social distancing. At binabati na rin natin ang lahat ng nasa Twitter dahil trending BBM Sara 2022! At syempre, maraming salamat dahil trending din ang inyong lingkod. I love you! Magpapatuloy po tayo. Siya ang kasalukuyang Congresswoman ng Antique at House Deputy Speaker. Ang tanging Pilipinang top-notcher sa dalawang senatorial elections. Tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at higit sa lahat ay isang alagad ng pangangalaga ng kalikasan. Gumawa ng batas para sa libreng college education at para sa mga maliliit na negosyo. Number 40 sa balota, Senator Loren Legarda! Loren Legarda! Loren Legarda! Loren Legarda! Isang mainit na pagbati. Ako po si Loren Legarda. Malugod ko pong binabati si former senator at presidential aspirant Bongbong Marcos at si mayor and vice presidential candidate Sara Duterte, ang aking mga kasamang senatorial candidates at mga taga-suporta ng Uniteam. Apo BBM, bilang isang pinalaki ng isang Ilocanang Nanay Feli, kaisa ninyo ako sa inyong hangarin na magkaisa ang lahat ng Pilipino na may isang layunin, mapaunlad ang ating bansa, na bumangon ng muli habang tinatahak ang daan patungo sa pandemic recovery na naaayon sa pangangalaga ng kalikasan. Inday Sara, bilang isang Inday Loren ng Antique,
Hinahangaan ko rin ang inyong tapang at prinsipyo bilang isang batang babaeng leader. Bilang principal sponsor at author ng MSME Law, binibigyan ko po ng halaga ang inyong advokasya para matulungan at mabigyan ng economic empowerment ang mga sektor ng mga maliliit na negosyo hanggang sa barangay level. At noong 1998, sa first term ko sa Senado, nilunsad ko ang Loren sa bawat barangay. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa aking kakayanan bilang isang mambabatas. Sa loob ng tatlong termino bilang senador, tinaguyod natin ang mga batas at programa sa edukasyon, sa kalusugan, kabuhayan, kultura, agrikultura at kalikasan. Ngunit hindi pa po natatapos ang ating layunin na mas marami pang matulungan na bumangon mula sa kahirapan, lalo na at tayo ay nasa gitna ng pandemya at ang ating tinatawag na climate crisis. Patuloy po nating sinusulong ang paghahanda laban sa mga sakuna para hindi na tayo maundoy, mayolanda, masendong, mapablo, mayulises at maudet. Patuloy din po nating papalakasin ang ating mga lokal na pamahalaan hanggang barangay para sa mas aktibong pamimigay ng mga social services, lalo na sa pagbibigay ng trabaho at pangkabuhayan. Ito po ang aking layunin kung bakit ang mga batas na natatagpo natin gaya ng PESO Law Public Employment Service Office ay ating inaamendahan para po maibaba ang serbisyo hanggang sa barangay level para mapadali ang paghahanap ng trabaho at sinama na rin natin ang pagtulak ng entrepreneurship para magkaroon ng sariling hanap buhay ang ating mga mamamayan. Sinusulong din po natin ang batas na nag-i-institutionalize ng mga livelihood programs ng ating pamahalaan gaya ng dole pangkabuhayan, ang shared services ng DTI, ang sustainable livelihood program ng DSWD. Patuloy din nating sinusulong ang clean at renewable energy para sa ating seguridad, kalusugan at kalikasan. Ilan lang po ito sa mga panukulang batas na alam nating makakatulong upang makabangon ang ating mga komunidad. Kaya't naman nais kong patuloy na isulong ito. Nakikiisa ako sa masigasig na pagsusulong ni Apo BBM at Inday Sara ng sama-samang pag-unlad ng walang napag-iiwanan. May pundasyon ng pagkakaisa at may layuning tungo sa pag-unlad. Ito po si Loren Legarda. Madamo gid nga salamat. Maraming salamat. Isang lunti ang Pilipinas sa ating lahat. Number 40 sa balota, Senator Loren Legarda! Ang susunod natin ay cute na cute. Siya ay naging two-term senator at naging mayor din. Malawak na ang karanasan sa serbisyo publiko at kinilala rin bilang one of the most productive at prolific lawmakers dahil sa mga na-file niyang mahigit 600 na bills and resolutions. Ang tunay na anak ng masa, hashtag Jingoy Cutie number 27, Senator Jingoy Estrada! Ay, Jingoy Estrada tayo! Ay, Jingoy Estrada tayo! Ay, Jingoy Estrada tayo! Magandang hapon po, Pilipinas! Sa ating mga kababayan ni Ilocano, naimbag nga malem, kada kayo amin. Sa ating mga kababayan Cebuano, mga Bisaya, maayong hapon sa inyong tanan. Sa ating mga kababayan taga Zamboanga, buenas tardes. Sa ating mga kababayan Waray, maupay nga kulop. Sa ating mga kababayan Pangasinense, maabig ya nga rem. Sa ating mga kababayan Kapampangan, mayap gat panapon. At sa ating mga kababayan Bicolano, Diyos marhay na hapon sa Indugabos. At sa ating mga kababayan Muslim, Assalamu alaikum. Una-una, nais ko pong magbigay pugay sa ating dating Pangulo,
President Gloria Macapagal Arroyo, aking best friend na nanonood din, Senator Bong Revilla, Senator Francis Tolentino, mga gobernador, mga congressman, mga punong bayan, punong lungsod, mga vice mayor, mga konsehal, at aking mga kasamahan sa ilalim na Uniteam. At siyempre, ang susunod na maging pangalawang pangulo ng ating bansa, walang iba kundi si Mayor Inday Sara Duterte. At ang ating magiging pangulo, walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. At siyempre, nais ko rin pumbatiin ang aking mga magulang na kasalukuyang nanonood ngayon through Facebook, dating Pangulong Joseph Estrada, at ang aking ina, dating Senadora Loy Ejercito Estrada, at nandyan po ang aking pamilya. Mga kaibigan, inulit ko, magandang hapon po. Mr. President, Madam Vice President, my fellow senators from the Uniteam, sa ating mga kababayan na nakikiisa sa amin dito sa Philippine Arena, isang magandang gabi ho sa inyo lahat. Ibang klase talaga ang ating pangulo at ating pangalawang pangulo, dahil sila lang po ang nagpasama-sama ninyo ang mga Pilipino mula sa Norte hanggang Bisaya at hanggang Mindanao. At dahil sa inyo, panalo po ang pagkakaisa. Panalo ang sama-sama at panalo ang Uniteam ni BBM at ni Inday Sara. At nagpapasalamat po ako na napili ako bilang isa sa mga senador na susuportahan ng Uniteam, dahil naniniwala ako na kailangan natin na sama-sama bumangon para sa ikaunlad ng ating bansa. At naniniwala ako na itong samahan na magbibigay pag-asa sa bawat Pilipino na nalugmok sa kahirapan dala ng pandemya. Higit sa lahat, buo ang aking pananalig na dito nyo lang matatagpuan ang sagot sa inyong mga daing at ang solusyon sa inyong mga problema. Sama-samang pagbangon, sama-samang pag-unlad, sama-sama para kay BBM at kay Inday Sara. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi po kaila sa inyo ang mga dagok na pinagdaanan ko sa aking buhay. Naranasan po akong gipitin. Naramdaman ko po ang hirap na walang matakpuhan at naging biktima din ako ng maling paratang at panghuhusga. Ngunit, ni minsan ay hindi ko naisip na sumuko. Hindi ko naisip na siguro tama na, hanggang dito na lang ako. Bakit? Gaya ninyo, isa akong Pilipino naniniwala na sa pagbangon mula sa pagkakadapa, nakasalalay ang ating tagumpay. Mga kababayan, hindi po ako anghel. Malayo ako sa pagiging perpekto. Pero ang kalidad ng aking trabaho ay garantisadong sigurado ramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi ko sasabihin mabait ako, pero hayaan nyo na lang ang mga natulungan ko ang magsabing ako ay mabuting tao. Huwag natin hayaan na tuldukan ang hirap at pagsubok ang ating buhay. Huwag tayong makikinig sa mga taong naninira at nagsasabing hindi natin kaya. Huwag tayong susuko, dahil nandito na. Kasama natin ang magbibigay ng umagang kay ganda sa bawat Pilipino na gaya ko, na gaya ninyo, na gaya natin lahat. Mga kaibigan, handog ko sa inyo ang isang plataforma na tatak jinggoy, dahil sa loob na 12 taon ay napatunayan ninyo na ako ang naging boses ng manggagawang Pilipino sa Senado bilang chairman
ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development. Nakipaglaban po tayo para sa kasambahay, Special Program of Employment of Students, or yung SPES na tinatawag. Bakit? Mike ba ni Dilima yan? At yung PESELO, nagbigay suporta tayo. Nagbigay suporta tayo sa mga ahensya ng pamahalaan na nakaalalay sa ating mga manggagawa gaya ng DOLE, POEA, OWA at iba pa. Higit sa lahat, nanguna po tayo sa pagliligtas sa ating mga overseas Filipino workers na nakaranas na maapi sa ibang bansa at sa mga kababayan natin dito na sinaktan at minaltrato. Noon at ngayon, tuloy ang laban ko para sa manggagawang Pilipino. Trabaho para sa lahat, trabaho may dignidad. Karapatan ng mga tatay na magkaroon ng tuloy-tuloy na hanap buhay, may pandemya man o wala. Karapatan ng mga nanay na makapaghanap buhay sa loob ng kanilang bahay sa inyo, bilang tulong pantustos sa inyong panggastos. Karapatan ng mga kabataan na magkaroon ng trabaho na angkop sa inyong pinag-aralan at kakayahan. Karapatan ng ating mga seniors o mga senior citizen na mabigyan pa ng pagkakataon na muling magtrabaho dahil marami sa inyo ang malakas pa at maabilidad. Nandito tayo para sa inyong lahat. Trabaho para sa lahat, trabahong may dignidad. At para sa ating mga overseas Filipino workers, alam ko po ang hinaing ninyo, hindi sapat na sahod, kulang mga benepisyo, kaapihan, pang-aabuso at pangmamaltrato. Nandito tayo para muling ituloy ang ating laban. Hanggang senador ang inyong lingkod, hinding-hindi po ako makakapayag na may Pilipino na pagsasamantalahan sa ibang bansa. Ako po ang inyong magiging kampi sa bawat manggagawang api. Ito ang pangako ko at ito ang magiging laban ko. Trabaho para sa lahat at trabaho may dignidad. Ngayong gabi, tatlo kaming anak ng mga Pangulo ng Pilipinas na nagsama-sama sa isang entablado. Dala namin hindi lamang ang pangalan ng aming mga magulang, kung hindi ang pangarap nila para sa isang maunlad na Pilipinas at para sa inyong magandang kinabukasan. Mga tunay na anak ng bayan at ng Diyos, dinudurog ng mga kalaban ngunit binubuo ng inyong pagmamahal. Sana po ay muli ninyong ibigay sa amin ang tiwala na inyong pinagkaloob sa kanila. Nandito ang ating Vice Presidente, si Inday Sara Duterte, na bilang Mayor ng Davao ay hindi matatawaran ng sipag at galing. Bilang abogada ay pinaglaban niya ang mga naapi. Tiyak ako na sa pamumuno ni Inday Sara, makikita ninyo ang tatak Duterte na inyong minahal, maasahan, may prinsipyo at malapit sa nangangailangan. At nandito rin ang ating magiging Pangulo, walang iba kundi si Ferdinand Bongbong Marcos, na walang ibang hangad kundi ang makita na sama-sama tayong babangon. Siya ang magbubuklod sa ating lahat. He will unite us regardless of our political differences sa ilalim ng kanyang pamumuno. We will have a united Philippines, sama-sama nagkakaisa. Alam nyo, pag manalo po si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte, wala na po yung kulay red, wala na yung kulay green, wala na rin kulay blue, wala na kulay orange. Ano pa? Lalong wala na yung kulay pink. Lalong-lalo na wala na yung kulay dilaw. Pag manalo silang dalawa, sama-sama na lahat mga kulay na yan para
para ibangon ang ating bansa. Mga kababayan, ipinagmamalaki ko na bahagi ako ng samahan na muling magbabangon sa manggagawang Pilipino. Mahal namin Pangulo at pangalawang Pangulo, sama-sama tayong babangon para sa Pilipinas at para sa bawat Pilipino na umaasa sa ating lahat. Panalo na tayo. Panalo ang bayang Pilipinas. Muli, ako po ang inyong lingkod, dating Senador Jingo Estrada, numero 27 o 27 sa balota, nagpapasalamat ng buong puso at muling humihingi ng inyong suporta. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Jingoy Estrada, number 27, sa balota. And last, but definitely not the least, siya po ang Deputy Speaker natin sa Kongreso, representante ng Sagip Party List. May akda na mga batas para sa libreng tuition fee sa state universities and colleges, libreng irigasyon para sa magsasaka, at ang train law. May laban tayo sa kanya, number 43 sa balota, Congressman but soon to be Senator Rodante Marcoleta. Marcoleta, Marcoleta, Marcoleta sa Senado, Marcoleta sa inyo'y magseservisyo, malalagot ang mga mapangabuso. Marcoleta sa Senado, hindi na mabilang patong-patong na problema, mas bumigat dahil sa mali sistema. Huwag kang matakot, ito na ating pag-asa. Mga minamahal naming mga kababayan, makasaysayan po ang araw na ito dahil ngayon sa dakong ito ay magaganap at mapagtitibay ang isang kasunduan. Isang mahalagang tipan sa pagitan ninyong mga mamamayan at sa panig ng mga kandidato na nangangakong magsisilbi sa inyo ng buong katapatan. Ang BBM Sara Tandem na pinangungunahan ni Bongbong Marcos at Sara Duterte at ang kanyang mga piniling mga kandidato bilang senador na tutulong sa kanilang dalawa upang balikatin ang isang maselan na pananagutan ng paglilingkod sa inyo at sa ating bayan ay humaharap sa inyo ngayon. Ang susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos at Sara Duterte, ay naglunsad po ng isang kilusan na nanghihikayat sa bawat Pilipino ng tunay na pagkakaisa, pagtutulungan at pagdadamayan. Hindi po kasi magagawa ng dalawa ang tunay na paglilingkod kung hindi tayo magtutulong-tulong. Ang kilusan na kanilang inilunsad ay walang puwang ang puot at galit, walang puwang ang paninira, walang panlilinlang, walang pagbabalat kayo, walang pagkakampi-kampi. Kasi po ang ating bayan ay dumaan at ngayon ay dumadaan pa sa pinakamahigpit at pinakamabigat na pagsubok sa kanyang kasaysayan. Isang tunay na pagkakaisa, pagdadamayan
pagbibigayan, pagmamalasakit sa bawat isa ang tanging paraan at solusyon upang ito ay ating malampasan sa tulong ng may kapal. Wala po akong nalalaman na isang bansa sa daigdig na nagtagumpay o umunlad na ang batayan ay pag-aaway-away at pagkakawatak-watak. Marami pong problema ang ating bansa. Kailangan po nating maibaba ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Bakit po? Ang pangunahing layunin ng batas ay ibigay ang kuryente sa presyong abot kaya. Dalawamput isang taon na po ang nakararaan, ngunit ang presyo ng kuryente ay hindi abot kaya. Sa makatwid, hanggat hindi natin naibababa ang presyo ng kuryente, patuloy na nilalabag ang batas na ito. Kailangan po natin itaas ang kalidad ng public education. Sumadsad na po ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Kahit ano pong gawin ng Pangulong Duterte, pinagmalasakitan ang lahat ng kanyang dapat gawin, ngunit merong pabaya sa pamahalaan. Kailangan po nating itaas ang productivity ng agriculture sector sa ating bansa. Mayaman ang lupa, ngunit mahirap ang magsasaka. Malawak ang ating karagatan, ngunit nag-iimporta pa tayo ng galunggong. Hindi po tama ito. Kailangan po nating ituloy ang mabuti at magandang programa ni Pangulong Duterte at alagaan natin yung iba upang sa ganun, yung magiging bunga nito ay pakikinabangan natin sa kinabukasan. Ito po ay malaking hamon sa akin, isang malaking karangalan na maging kasama po ako sa kilusang ito. Ito po ang kilusang pinagsama ng isang simulain ni Bongbong at ni Sara. Wala ka nang hahanapin pa. Mga kababayan, ako po si Dante Marcoleta. Hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Hindi po lingid sa inyo. Ako po ang pangunahing pinili ni Pangulong Duterte para masama sa senatorial slate ng PDP Laban. Hindi rin po lingid sa inyo. Ako po ang first pick ng BBM-Sara tandem na masama sa kanilang senatoriables. Kung ako po ang number one sa listahan ng nakaupong Pangulo at sa susunod na Pangulo, at ang aking pong bilang sa balota ay 43. Ang ibig sabihin po nito, nakahanay ang numerong 1, 4, 3. Ano po ang kahulugan ng 1, 4, 3? I love you too. Sa totoo lang, sobrang mahal ko kayo. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Number 43, Rodante Marcoleta! Ngayon po ay narinig na nating lahat ang Uniteam Senatorial Slate. Palakpakan po muna natin silang muli! At bago tayo magpatuloy sa ating programa, muli
pinaalalahanan po natin ang ating mga kababayan. Maaari po ba mag-social distancing tayo? Ayun. At sundin po natin ang IATF protocols. Maraming maraming salamat po. Bago natin tawagin ang ating susunod na Vice Presidente at Presidente, tawagin muna natin upang iproklama sila bilang mga opisyal na kandidato ng kanilang partido. From Lakas, CMD Party President, Majority Floor Leader Martin Romualdez. And for Partido Federal ng Pilipinas, South Cotabato Governor Reynaldo Jun Tamayo Jr. By virtue of the powers vested in me as president of Lakas CMD, on behalf of the officers and members of the party, it is my great honor and privilege to proclaim today Mayor Inday Sara Duterte as our official candidate in the May 2022 elections. Iginagagala kong iparating sa lahat sa buong sambayan ng Pilipino ng susunod na Pangulo ng ating bansang Pilipinas ay naniniwala sa principles na meron ang Partido Federal ng Pilipinas. Kung kaya't on behalf of the officers and members, it is with great honor and privilege that I, as President of Partido Federal ng Pilipinas, officially proclaim today our candidate for President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Majority Floor Leader Martin Romualdez of Lakas CMD and Governor Jun Tamayo of Partido Federal ng Pilipinas. Handa na ba kayong lahat? Nagkakaisa tayong lahat para sa Uniteam BBM-Sara. Nandito na ang Agila at ang Tigre! Ang mithiin ng Uniteam para sa ating bansa, mula sa norte hanggang sa timog, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tigre man na panglupa o agila man na panghimpapawid, walang makakapigil sa matibay na samahan at pagkakaisa ng Uniteam. Pagbubuklorin ang magkakaiba, pag-iisahin ang buong bansa tungo sa umagang kay ganda. Thank you.
kasama. Laging mayroong umaga, kaligat ka, pansikat ang araw, may dalang liwanag sa aming pangarap. Oh, di haharapin natin kumising na Cornejo, Ima Castro, Dulce, Richard Reynoso, Robert Senya, Isai Alvarez, and Ines Veneracion, Niel de Mesa, and Randy Santiago! Kasama rin po nila ang mga ibang volunteer artists para sa BBM, Sara. Alam niyo po ang tambalang Uniteam ni BBM at Mayor Inday ay talagang malaki ang suporta sa ating mga nasa industriya ng kultura at sining. Kaya naman po, ganun na lamang ang kanilang pagmamahal sa artistang Pilipino. Pilipinas! Philippine Arena! Handa na ba kayong lahat? Inabangan ng buong Pilipinas ang kanyang pagtakbo. Lahat tayo nagdiwang ng nagsanib puwersa ang pinakamalakas na agila at tigre. Ang pinakaastig na agila ng Davao. Magingay tayo para sa ating susunod na vice-presidente ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! Salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Maaari na po kayong maupo. Welcome po sa aking concert. Limang kanta po ang hinanda ko para sa inyong lahat. Magiging masaya ang gabi natin. Assalamualaikum, madayaw ug maayong gabi.
Magandang gabi sa inyong lahat. Let me express my utmost gratitude to my mama and the entire family, to President Rodrigo Duterte. Thank you for showing us the way. Tuhugpong ng pagbabago, tulakas Muslim, Christian Muslim Democrats, to former President Gloria Macapagal Arroyo, to all the parallel groups, and to my backroom staff support, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. At sa inyong lahat, mga kaibigan ko, maraming salamat sa inyong pagdalo sa Proclamation Rally. Sa kabila ng mahigpit na health protocols, nagpunta kayo at nagpakita ng suporta sa Bongbong Marcos Sara Duterte Uniteam. Marami sa inyo ang bumiyahe, galing Northern Luzon, galing Visayas, galing Mindanao. Marami ang kanina pa nanditong umaga sa arena. Apo, BBM, and I are truly humbled for your strong support. Kasama namin ang Uniteam Senators na lahat ay may dalang lakas na tumulong sa ating bayan. Sherwin Gatchalian, Mark Villar, Gibo Teodoro, Herbert Bautista, Jingoy Estrada, Loren Legarda, Harry Roque, Dante Marcoleta, Migs Zubiri, Gringo Hunasan, and Larry Gadon. Ito po ang Uniteam Senators, pero meron din po akong mga kaibigan na tumatakbong senators na kahit politika man o wala, ay magiging kaibigan ko pa rin sila. Robin Padilla, Sal Panelo, Cheese Escudero, Guillermo Eleazar, Jojo Binay, JV Ejercito, and Joel Villanueva. The past 2 years have been very challenging for all of us. Dahil kung ano man ang problema na meron tayo noon, pinalala ito ng pandemya. Pero nandito pa rin tayo, buo, buhay, at patuloy na lumalaban sa hamon. At umaasa na may magandang kinabukasan na darating. We shall move forward. We will live with COVID. And we will bounce back like never before. We offer you a tandem endowed with wisdom and experience. Palagi akong tinatanong, bakit si BBM? Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo.
napatunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive at bilang legislator. The kind of experience we need not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. Dala ko ang experience sa pamumuno. Davao City is now the fourth most competitive city in the country. At wala kaming utang. Davao City is debt-free. We have been awarded the best city police office with no human rights complaint. And we brought down the decades-long guerrilla movement in Pakibatot District in 4 years. Sa aking paglilingkod, ginagawa ko ang natutunan ko mula sa aking mga magulang. Dapat pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki, walang bata, walang matanda. Lahat tayo ay Pilipino. Mas madaling magkaisa kung lahat tayo ay pantay-pantay ang pagtingin at pagtrato sa isa't isa. Isa puso natin ang paglilingkod. Una sa Diyos, pangalawa sa bayan, pangatlo sa pamilya. That in all things, it shall be for God, country, and family. First Lady. Sa mahalin natin ang Pilipinas Ride, nakarating kami sa iba't ibang lugar at komunidad sa Pilipinas. Kasama na dito ang mga lugar na tinamaan ng Bagyong Odette. Nakita namin first hand ang hirap ng pinagdaanan ng ating mga kababayan. Despite the overwhelming support of our government and the private sector. Pero walay mupildi sa Pilipino. Parang pagmumotor sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Lisod. Pero we can do better. Government can do better. We shall stand tall, united, and resilient. Ang gusto nating lahat, trabaho at hanap buhay para sa karamihan. Kalidad na edukasyon para sa mga kabataan. At mapayapang pamumuhay. Tatlo lang. Pero hindi ito madali. At hindi po tayo susuko. Magpupursigi po tayo dahil mahal natin ang Pilipinas. Mga kababayan, let us all be eagles. We shall fly, soar, fight, and
to win. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Dagan salamat. Sukran. Mabuhay ang ating susunod na Vice Presidente, Mayor Inday Sara Duterte! Dumating na po tayo sa pinakahihintay na parte ng ating programa. Ang dahilan ng ating pagkakaisa. Pero bago ang lahat ng yan, maaari po ba muli? I-practice po natin ang tamang protocol ng IATF. Inaanyayahan po ang lahat na muli umupo sa kanilang mga assign na upuan. Maraming salamat po. Patuloy din po nating i-observe ang social distancing. Maraming salamat. Philippine Arena, handa na ba kayo? Ang pinakahihintay nating lahat, ang pangarap at hangad niya ay pagkakaisa. Kaya naman kasama niya ang sambayan ng Pilipino na naniniwala sa kanya. Ang pinakapinag-uusapan, ang nangunguna, ang pilit na ibinabagsak, ngunit lalong namamayagbag. Ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas. Salubungin natin ang ating nag-iisang pambato, ang Tigre ng Norte, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa buong Uniteam. Ngunit bago po ang lahat, nais kong sabihin na ako po ay ang pinakamapalad na na presidential candidate dito sa halalang ito. Dahil ang aking naging partner, ang aking naging Vice President ay ang pinakamagaling, pinakamahusay at bukod sa lahat, may matibay na panindigan sa pagmamahal sa Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte. Binabati ko po kayong lahat. Alam ko po na marami sa inyo ay malayo pa ang pinanggalingan. Ngunit kayo po ay naghanap ng paraan
upang makapanayam na at makasama ka namin kayo dito ngayong gabi sa aming proclamation rally. Noong una po ako nagpahayag ng aking balak na ako ay tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko, nung una ako nagpahayag na ako'y tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko na ako'y tatakbo dahil ang aking layunin, ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis na nasaan tayo, sa gitna ng krisis ng pandemya, sa gitna ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng nangyari sa atin, lahat ng kahirapan na dumating, lahat ng sakuna na inabutan ng ating mahal na bansang Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil tayo'y nagkaisa. Hinarap natin lahat ng kahirapan. Hinarap natin lahat ng sakuna. Hinarap natin lahat ng krisis na isang buong loob, isang Pilipinas na nagkakaisa, na nagmamahalan, na nagtutulungan. Alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa ating bansa, ay isang tao lamang. Hindi kaya ng isang tao na iangat ang Pilipinas. Kahit na ang buong pamahalaan, kung pamahalaan lang, ay hindi pa rin kayang nag-iisa, magbabago sa ating bansa. Kahit naman yung mga mayayaman na korporasyon, kung sila lang ang aasahan natin, hindi rin nila kayang nag-iisa. At ang mamamayang Pilipino ang siyang nangangailangan ng tulong ngayon. Ngunit, kapag pagka tayo ay magkapit-bisig at sabay-sabay na inihahandog sa ating mahal na Pilipinas ang ating galing, ang ating sipag, ang ating husay, marami po tayong magagawa, malayo po ang ating mararatangan. Kaya naman po, napakagandang halimbawa ang tambalan ng Marcos Duterte. Dahil po, kung ang isang tiga Norte at ang isang tiga Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama at magkaisa, sa aking palagay naman, kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas.
Mula nung una naming ipahayag ang aming balak, mula nang aming inihayag ni Inday Sara ang aming balak na tumakbo bilang presidente at vice-presidente, kami po ay umiikot sa buong Pilipinas. At aming isinisigaw at aming ibinabalita sa ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa. Ang mensahe ng pagkakaisa na tinatanggap ng mainit ng ating mga kababayan. Hindi naman siguro kataka-taka ito dahil nasa puso, nasa ugali ng Pilipino ang maging mabait. Hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Ang hanap lang natin ay magkaroon ng disenteng buhay para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating bansa. At sa pag-iikot natin ay nakita natin na mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe ng pagkakaisa. Hindi naman po magugulat ang mga nakikita at naririnig natin dahil po kailangan na natin ibalik ang ating ugaling na pagmamahal, ang ating ugali na makabayanihan. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi dapat na rin natin isabuhay ang ating pagmamahal at pagkakaisa sa ating lipunan. Yan po ang pangangailangan ngayon. Yan po ang hamon sa ating bawat isa para sa dinangyari, para sa ditong panahon ng krisis. Sa aming pagdadala ng mensahe ng pagkakaisa, ay dahang-dahang naririnig natin mula sa taong bayan ang sagot sa mensahe natin. Nagsimula po ito sa parang bulong lamang na halos hindi mo pa marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ang tinig ng boses ng Pilipino ay palakas ng palakas hanggang ito ay nagiging sigaw ng pagkakaisa. At ang sigaw ng ating kababayan, kasama kami sa pagkakaisa. Kasama kami sa kaunlaran. Kasama kami sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama kami sa pagpaganda ng Pilipinas. Kaya po, ang akin nakikita na ang layunin ko, ang pangarap ko sa Pilipinas ay layunin din at pangarap ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya't ang aking sinimulan na isang adhikain ay nagkaroon na tayo na tinatawag na kilusan ng pagkakaisa. Ang kilusan na pinagsasama natin lahat ng Pilipino, pinagbubuklod-buklod natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. Ipagpatuloy po natin itong natin nasimulan na kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy natin ang pagtulong natin sa bawat Pilipino. Dahil nasa ugali natin, ang Pilipino kapag nakita ang kapwa Pilipino na naghihirap ay tutulungan.
ang Pilipino kapag nakikita na nangangailangan ng tulong ang kapwa Pilipino ay maghahandog ng kanyang kamay upang makadulot man lang ng kaunting ginhawa. Ito ang nasa puso ng bawat Pilipino. Kaya't ipagpatuloy natin itong kilusan ng pagkakaisa. Dumadami na tayo, sama-sama na po tayong nagkikita, nagkakasundo. At kahit na hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay, siguro naman mapagsunduan natin na tayo, mahal natin ang Pilipino, mahal natin ang Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ipagpatuloy po natin itong kilusan na ating sinimulan. Ipagpatuloy po natin ipinagbubuklod-buklod ang ating mga kababayan para sa kabubuti ng ating kababayan at para sa mga naghihirap at nanghihingi ng tulong sa ating lahat. Lahat po sa ating na dumaan ng pandemya ay nakasubok ng kahirapan. Wala pong Pilipino na hindi nangangailangan ng tulong. Kaya dapat na po na tayo ay magkaisa. Dapat na po ay pagpatuloy ang ating kilusan hanggang tayo ay makatagumpay. At hindi tagumpay lamang ng halalan sa Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. At kapag nakamtan natin itong tagumpay ng pagkakaisa, makikita po natin ang ating mga kababayan na makabalik na sa kanilang trabaho, na may pera ulit sa kanilang bulsa, na mapakain nila ang kanilang mga anak, mapaganda nila ang kanilang tinitirahan, at kaya na nilang magbayad sa lahat ng mga pangangailangan na pang-araw-araw. At bukod sa lahat, na makapagbigay tayo ng pag-asa sa bawat isa na ang ating magiging kinabukasan ay mas maganda sa ating pinanggalingan. Huwag po tayong titigil dito sa ating kilusan na ito. Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas. Pagandahin po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas at tayo ay sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas! Ang susunod na presidente ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.! Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako'y Pilipino.
susunod na First Lady Lisa Marcos.